May free viewing ng laban ni Manny Pacquiao ang GMA Network sa Tacloban City Hall. Hiling ng mga nasalanta ng bagyo, bisitahin sila ni Pacman anuman ang kahinatnan ng bakbakan. May ulat on the spot si Julius Igo. Julius! June, kahit pabinayo ng super typhoon ng Tacloban, todo suporta pa rin ang mga apektadong residente sa laban ng pambansang kamoong si Manny Pacquiao. Maagang pumunta sa free viewing ng Manny Pacquiao Brandon Rios fight ng GMA 7 sa labas ng Tacloban City Hall, ang 63-anyos na si Butch Aruta na dating boksingero. Na-example pa nga siya ng kanyang mga estilo sa boxing ring noong dekada 70. Alam doon niyang babangon ngayon si Pacman matapos matalo noong mga nagdaang laban. Ang prediction ko, kapag si Brandon Rios ay tumayo sa harapan ni Pacquiao, hindi siya aabot ang tatlong round. Pero kapag siya ay nag-slugger, maaaring umabot ang round pero tatalunin pa rin siya ni Manny Pacquiao. Manalo man o matalo, hiling pa rin ni Mang Butch na bumisita si Pacman sa Leyte na probinsyang sinilangan din daw ng dinaguri ang Pacman na si Mami Junisha. Pangarap ko, makausap kita ng personal at gusto kong sana kahit naman lang maging masahista mo ako. Dahil dati akong boxer, marunong ako magmasahe. At saka, idol kita. Putol pa rin ang supply ng kuryente sa mga probinsyang sinalanta ng Bagyong Yolanda. Halos wala rin naisalbang gamit ang maraming residente. Kaya malaking tulong daw ang telebisyong inilagay sa labas ng City Hall. Alay ito ng GMA Network at ng pamahalang lungsod para kahit sa sandaling panahon mabigyan ng kaunting kasiyahan ang mga residenteng lugbong ngayon dahil sa Super Bagyo. Nakadagdag pa sa bilang ng tao ang free charging station. Sa kabila ng kuan, ganitong trahedya or calamity, hakay moral sa amin, Tagalete. Sana manalo siya sa laro niya ito. Ang larong boxing may talo, may panalo. Habang nag-aabang sa laban ni Pacman, abala pa rin ang pamahalang lungsod sa relief at rehabilitation efforts. Kahit Linggo, nag-iikot pa rin ang mga opisyal ng lungsod sa malalayong barangay na sinalanta ng super typhoon para mamahagi ng relief goods. Setting better naman. In fact, we already on the stage na nasa stage na kami that we're already looking at relocation sites for people. And the immediate shelter for them and the long range na, yung sa long term na. Masaya si Mayor Alfred Romualdez sa pahayag ni Pacquiao na balak niyang bisitahin ang lungsod pagkatapos ng kanyang laban. It's more uplifting to the people also. Hindi lang yung nagpadala, but the mere fact yung presence nandito, very comforting. Tacloban is always behind Manny Pacquiao, you know, and then, you know, win or lose, you know, we're for you and, you know, you're bringing great pride to our country and, in fact, maganda nga rin yung laban mo to. Medyo, it is really something that people look forward to at medyo nakakaano rin para maiba naman yung ano ng mga tao, di ba? Yung pag-iisip nila, isa nangyari sa amin. June, sa mga oras na ito'y nagpapatuloy ang public viewing ng GMA 7. Dito pa rin yan sa harap ng Tacloban City Hall. Kung inyo makikita sa ating live na kuhay, halos mapuno na nga itong dalawang tent. Dang-dang residente ang nagpuntahan dito sa public viewing na magtatagal hanggang mamayang hapon. Samantala, June, tumigil din naman sa trabaho pansamantala muna ang ilang kawani ng gobyerno, pati ng mga sundalo at polis at ilang kawani ng MMDA para bigyan nga ng pagkakataon ang kanilang mga tauhan na makapanood ng laban ng pambansang kamoo. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Tacloban. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Julius Segovia.